Tentu nasi yang terbaik untuk ini dong. You may be seated. Sige dong, say. Para makuha natin yung sige lang natin. Yung mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Kunin muna natin yung background ho sa passage natin kanina. Now, yung mensahe na binasa ho natin kanina was actually relating about the doubts of Job to God Almighty. He questioned the ability of our Creator. Minsan, no, man do not understand the momentum of his life because of his trial. And like Job, at that time, at that moment, he was silent. But hindi yun ibig sabihin na ating Panginoon no, ay hindi ho makapangyarihan. By the way, isa ho sa characteristic, ang nature talaga ng Panginoon, He is not just mighty. He is almighty. Kaya ang tawag nun, omnipotent or omnipotent. Potent ho, is ibig sabihin nun, power. Omni is all. Our God is all powerful. Amen? Sabi ng mga Bible scholars, siguro it took 10 months, 10 buwan ho, na si Job at saka ang kanyang asawa ay tinatry, tinitest ho ng Panginoon. I tell you, hindi yun basta-basta kasi pag tayo ay nag-undergo ng trials, kahit 3 araw ho, minsan nagpa-foul na tayo sa Panginoon. Unrelated by experience. I mean, we only are human. By the way, there are these 3 negative things that describe what man is, what human is. He is limited, he is weak, he is limited, he is weak, and he is short-sighted. Sige, sabihin doon natin yung 3. Man is weak, he is limited, and he is short-sighted. Sabihin niyo yung katabi mo, sabi mo, pariho tayo. Kahit gaano tayo kagaling, ano ho? Kahit marami tayong mga nalalaman, yung theoretical ba? At saka siguro, kahit gaano tayo kagaling, the bad news is this, human as we are, sinful as we are this. We are limited, we are weak, and we are short-sighted. Kaya ho si Job, hindi na niya na-agwanta ho yung kanyang trials for 10 months. It went and exceeded to that much. At hindi lang ho, basta-basta ho kanyang trial. Namatayan ho siya ng mga anak. Lahat niyang mga ari-arian ho ay nawala sa isang kisap mata lang ho. In just, you know, a click of, you know, his fingers, everything was lost. And from worst to worst, ang nawala din sa kanya ho, ay ang kanyang health. Nawala din ang kanyang demeanor ho. Sabi ho ng mga Bible scholars, galing ho daw sa crown ng kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan ho, pulong-pulo daw ito ng bulutong. Kayo ba naka-experience na ho ng boils? When I was a teenager, parte na siguro yan sa growth ho natin, I had a boil in my armpit, just a boil. I tell you, it was excruciating, so disturbing. May tao ba dyan? This man had all over his body. And we have some verses that there were even worms who were squirming, you know, to some of his boils. May mga worms na po yung kanyang mga boils. Kasi nag-infection, kaya nga nagre-reklamo siya gabi-gabi ho. He was chilling cold dahil sa kanyang fever. At may mga panahon sabi niya, Panginoon, gusto ko nang mamatay. Pwede ba kunin mo na lang yung buhay ko? Saan ka na ba, O Diyos? Talagang, well, in the earlier chapter, hey, don't get me wrong, in the earlier chapter of the book of Job, si Job ho ay really righteous. Talagang sinasabi ng Panginoon, parte ito ng kalooban mo, parte ito ng plano mo. But you know what? In the later part of his life, he doubted and he started to complain. May tao ba dyan? Meron din ba? Tayo din ay nagtatrust, tayo din ay nag-hope sa Panginoon. Pero talagang lumalabas yung ating pagkatao ba? Yung nature ba natin, yung human nature ho natin? Kaya ho, sinasabi niya, Lord, hindi ko na kaya. Saan ka na ba, Panginoon? Alam po ninyo, hindi lahat, hindi po sa lahat ng buhay tayo itatry, ititest ho, at saka ipipresyo ng Panginoon. May mga panahon lang talaga para sa kabutihan ho natin yan. It is for our good. It is for our growth.
You know what? Dumating ang panahon na tapos na ho mag-deal ang Panginoon ho kay Job. That it was the moment now for his rewarding. It was the moment now for his blessing. Alam ba ninyo, yung chapters na binigay ko sa atin kanina ho, bilang assignment na basahin natin, simula ho sa 39, 40, 41 at saka 42. Ito ho'y personal na conversation ng Diyos kay Job. Hindi galit ang Panginoon, in-explain ho ng Diyos ang lahat sa kanya kasi hindi niya naintindihan eh. Dahil short-sighted tayo, hindi natin naiintindihan. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, short-sighted tayong dalawa. Hindi mo natin nakikita yung sa unahan. Ngayon, sinasabi mo ng Diyos, Job, I am in control. Kahit ganito yung mga nangyayari sa'yo, hindi kita kinakalimutan. Job, ako ang may likha ng langit at lupa. Job, kahit ganyan ang pinagdadaanan mo, hindi ako natutulog, hindi kita kinatalikuran. At sabi nun ng Diyos kay Job, hindi pa ako tapos na mag-work sa iyong buhay. Job, 10 buwan lang ang pinagdadaanan mong hirap. Ngayon ako naman ang nag-bless sa'yo. I-bless kita habang buhay. Yung 10 buwan na pinagdadaanan mong sufferings, I will replace them with a lifetime of blessing. Alam mo ninyo, one of the verses ng four chapters na binigay ko sa inyo, siya po'y, si Job ho'y nahiyak. Dahil sa kanyang mga doubts, sa kanyang reklamo, complaint sa Panginoon, sabi niya po, Diyos, talagang mangmang ako. Talagang wala akong alam. Panginoon, patawarin po ninyo kasi hindi ko naiintindihan bakit pala ganito yung mga nangyayari sa buhay ko. May tama ho ba dyan? Amen? Amen? Ladies and gentlemen, God sent me here to speak and to deliver this word, this message to you. Listen to me, brother. Listen to me, sister. God would like you to know that your Father is great. Amen. That your mighty God is huge. Amen. Everything is under His control. Amen? Amen. Palakpakan daw natin ang buhay ng Panginoon. Sige na, Jay. Gaya ni Job, in like manner, we may go through hard times. But gusto tayo i-remind ho ng ating Panginoon about His greatness. That He wanted us to always stay, or He wanted us to know that He always stay at our side. And they help us silently. Siguro may mga paghihirap tayo, may mga trials tayo, umiiyak tayo minsan, hindi natin naintindihan ang lahat. But mayroon isang bagay ho, gustong ipaalala ho ng ating Panginoon sa atin, na hindi tayo iniiwan ho ng Diyos. Palagi siyang kasabay ho sa atin ho, nasa gilid ho siya. Nasa gilid ho siya natin. Wala say natin sa Tagalog. God is always on our side and He helps us silently. Amen? Hindi ho tumutulog ng trumpeta ang Panginoon, tinutulungan tayo, but silently, tinutulungan talaga tayo ng Panginoon araw-araw. Amen? Don't you realize yung pagising mo natin sa umaga, yung tayo ho'y nakahinga ho you are well, you are healthy, you are strong. You tell me, may araw ba na hindi tayo nakakain? May araw ba mga kapatid na minsan no, nagkakasakit tayo pero hindi tayo nakarecover? Look at you! You got rosy cheek. Look at you, how beautiful, how good looking you are. How blessed is your life. Hindi lang ikaw, hindi yung mga anak ko natin. Let me tell you, God is really very, very faithful into our lives. Amen? Amen. Palagpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Nandito si Ate Lamlap. Si Ate Ace. Ate, buntis yan. Si Ate Lamlap, ako yung nagkasal sa kanila. Gaya ho ng mga young people na nandito sa church. Mahal namin tong batang to. Nagsimula ho sa church when she was 18 years old. College student, ano ho? Dito na ho, later, dito na ho nag-asawa, then umalis, pumunta ho ng Manila kasi ang trabaho ng kanyang husband. 5 years ho silang nagsasama bilang mag-asawa. May iba't iba kasi tayong needs, ano ho?
karamihan sa atin, finances, no? May iba ho, healing. Sa kanilang dalawa, sa kanyang husband, si JT, meron silang pera. Healthy naman sila. Ayan, si Ati Love Love, tingnan mo. Very healthy, no? Yung kanyang husband, nagbabay. Meron talaga silang hinihiling at hinihingi ho sa Panginoon, pinagtipray ho. Naway magbigyan ho sila sa kanila kahit isa man lang na anak, Panginoon. 5 years na ho. Nagpatingin ho sa doktor, minsan iniisip nila, sino kaya may diferensya? Ako kaya o ikaw kaya? Ani ang tawagan nila. Ayong tumutulong kami sa pagpipray. Minsan kasi, alam us to understand, kasi short-sighted tayo, hindi natin nakikita ho yung full plan ho ng Panginoon. Amen? Short-sighted ho tayo, ayun, nagpipray at saka naghihintay, hindi ho nawala ng pag-asa, at nagtatrust ho sa Panginoon. Eh, timing ho, nagnanabakasyon sa dito sa Zamboanga, dahil sa kanyang daan, nagkasakit ho. And then, siya ho'y, make long story short, pumunta ho sa kanyang OB, na-discovered ho na magdo 2 months na ho pala yung ate ho natin. And, yung answer ho ng kanilang prayer na naway magka-baby ho sila, it took them for 5 years. Hindi ibig sabihin ho na dalawang taon na tayo na nanalangin ho sa Panginoon, 3 taon, or even beyond 5 years tayo nagpipray sa Panginoon, na hindi ho tayo pinapakinggan ng Diyos, pinabaliwala tayo ng Panginoon. In the olden times, merong isang tao, pangalan ho niyan si Abraham. Siya ho'y nananalangin kasama ho kanyang asawa ho, na sila'y magkaroon ho ng anak. Naghintay ho sila ng 25 years bago ho sila nagkaroon ng baby. Yung answer ho ng kanilang prayer. May tao ba dyan? Amen? Si Lord kasi ay nag-work ho sa atin silently. Kahit hindi ho natin nakikita ano yung ano, mga resulta ho sa paligid ho natin, hindi ibig sabihin nun kinakalimutan tayo ni Lord, tinatalikuran tayo ni Lord, hindi ibig sabihin nun na pinoforsake na tayo ni Lord. Ang Diyos ho ay makapangyarihan, ang Diyos ho ay very faithful sa isang isang buhay ho natin, and He helps us silently. Amen? Palakpakan daw natin ang buhay ng Panginoon. So God would like us to understand this morning that our Father is huge. He is great. He is powerful. Nothing is impossible to Him. Amen? Nothing is beyond His reach. Everything is possible to Him. There are these 2 more things I would like to speak more. Sige daw, Jay. Number one is, how great is our God? Gaano ba kadakila? Gaano ba makapangyarihan? Gaano ba ka great hope ng ating Panginoon? Sabi nun ng Isaiah chapter 66 verse 1. Can we read them now? 1, 2, 3. Thus says the Lord, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Can you imagine? Ganun ka makapangyarihan at kadakila ho ng ating Panginoon? Yung buong langit, buong kalangitan, it is His throne. Nandoon ang kanyang trono. Umuupo ang Panginoon sa kanyang trono. He is in His throne. He is in control. And you know what? The earth, yung mundo ho, yung globe is just His footstool. Parang talampakan lang ho ng ating Panginoon. Ganun ho, ka-great ang ating Panginoon. Amen? I'm not very sure of what are your biases with President Duterte. But personally, my conviction is the man could be an answer to our prayers. Our prayers that we did or we have been doing for years. Dahil ho, sa ilang taon ho, marami na tayong mga leaders ho, ang ginagawa ho nila sa bansa ho natin, you know, sila ho'y involved sa graft and corruption, ang kanilang sarili lang ho ang iniisip ko nila. Pinagpipray ho natin, Panginoon, yung bansa ho namin. Linisin po ninyo yung bansa ho namin. Panginoon, bigyan mo kami ng leader na may vision. Ngayon, binigyan na tayo. Daming question ho ng mga taon ho. Si nagmumura, si ganito, ganyan. Alam po ninyo, ganun din si Nebuchadnezzar, ganun din yung ibang mga
leaders noon in the past na sabi ho ng Panginoon, siya ho ang nagpili sa kanila, ang naglagay ho sa posisyon. Pero sila ho'y mga imperfect din. However, they've been used by God to display His power. They've been used by God to allow His will to be done in this world. Alam po ninyo, no, isang araw, nasa eroplano, siguro alam ninyo yung nasa Facebook. Tulog ang lahat. Ang piloto lang siguro nandun sa cockpit. Siya daw, nandun sa tawag ito, sa eroplano nga eh. Lahat po yung natutulog siya, gising na gising. Ganun ang mga abogado. Yung baliktad yung kanilang oras, they are nocturnal. Natutulog mga alas 4, alas 3, no, ng madaling araw. Lahat po ay tulog na tulog siya, gising. Nakarinig daw siya ng boses, boses ng news. Alam po ninyo, ang mga unbelievers, pinagtatawanan siya. Kasi hindi nila naiintindihan na ang Diyos pala natin ay nakikipag-usap po. Don't you know that God talks to us? Amen? We hear the voice of God, though not audibly, we hear the voice of God inside our hearts. Amen? Amen. Are you still there? Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, naririnig natin ang boses ng Diyos. Palakpakan daw natin ang buhay ng Panginoon. Kahapon no, may seminar kami sa school. Buong araw yun. Isa ho sa mga pinakamagaling na abogado, isa ang resource speaker ho namin. Siya ho'y nagtuturo at saka binigay niya yung example. Si Duterte nga, sabi niya, naloko na daw si Duterte. Kasi naririnig doon niya ang boses ng Diyos. I tell you ladies and gentlemen, hindi tayo makapagsusurvive pag hindi natin marinig ang salita o marinig ho ang boses ng Diyos. Para ko'y tatanungin, tutuho yun. Sabi nga ni Sister Delia, yung 700 Club, yung kay Pat Robertson, yung mga great men of God all over the world, sila ho'y nag-react din. Sabi nila, this president must be chosen by God. This president is being picked by God to lead our country. Let me tell you, as Filipinos, ako'y nag-gusbamso. Mula ngayon at in the coming years, malayo na ho ang 3 to 5 years, mga kapatid, Philippines will be great once again. Amen? Amen. Palakpakan daw natin si Lord. Huwag tayong sumabay ho sa ibang mga tao na kikinig-criticize ho ang presidente. Huwag kayong magpo-post kahit ano-ano ho na tawag ito. Huwag, sabi ng salita ng Diyos, be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong sumabay ho sa mundo. Makapangyarihan ho ang Diyos. Dinibinig ho niya ang ating prayer. Marami hong nananalangin ho ni Duterte kasi kiniklaim ho natin na siya ho'y sagot ho ng ating mga prayers. Pero ang hindi natin nagugustuhan pag siya ho'y nagmumura. Ako din, nag-pray din ako sa kanya, Lord, kunin mo yung pagmura niya. Nasa taas daw siya sa ang eroplano ay nasa taas. Ang sabi daw sa kanya, huminto ka na sa pagmumura. You stop cursing, you stop profaning, profanity, you stop your ugly words, you stop foul mouthing. Sabi niya, who are you? God replied, I am God. If you will not stop, I will crush your plane down. Siya ho'y natakot, mga kapatid. At sabi ho niya, Panginoon, tulungan mo ako na hindi na ako magka-curse. And he said, he promised not to curse. Pagpipray ho natin ating presidente na hindi na siya ho magki-curse. Amen? Hindi na ho siya magsasalita ho ng mga foul mouth, ng mga evil words. Amen? Wala hong ibang presidente nakikita ho sa buong mundo na kiniklaim ho niya na ang Diyos mismo ay nakikipag-usap ho sa kanya. At dahil doon, pinagtatawanan siya ng tao. Bakit kaya, no? Pag tayo ho, much pang mga leaders ho, magsasalita ho ng mga malalaswa, ang dami hong tumatawa, ang dami hong sumusuporta. Sabi nila, wow, you're great! Pero pag ang isang leader, isang tao, isang leader,
magki-claim ho patungkol ho sa Diyos, magki-claim ho na tayo ho'y lumapit sa Diyos, pinagtatawanan. Baliktad kasi, salungat ho ang mundo. Amen? Listen to me, ladies and gentlemen, our God is great. Amen? Kontrolado ho niya ang ating mga destiny ho. Kaya nga, wala hong mga anumang bagay dito sa mundo na dapat nating ikakatakot. Wala hong anumang bagay dito sa mundo na tayo ho'y pwedeng mag-aalilangan. Sapagkat ang lahat ho ay nasa kamay ho ng Diyos. Kontrolado ho ng Diyos ang lahat. Amen? Palapakan ho natin ang buhay ng Panginoon. Every time nakikita ko si Aboy, Sister Alice, masaya-masaya talaga ako sa bata. Dahan-dahan talagang pinapagaling ang anak. Anak ko ng Axo. Boy, anak din kita, boy, no? Naalala ko, how many months ago, nagkaroon ng problema yung bata. Si Sister Alice, iyak ng iyak. Si Sister Gina, bilang auntie ho. Iyak din ng iyak. Sapagkat si Aboy, parang iniisip ho ng mama at saka yung auntie na parang wala na yung hope ba. Wapong-wapong bata, ano ho? Magaling yan mag-basketball. Isang araw ho, nagkaroon siya ng sakit. Akala ho ng mga kapamilya ho, yung mama at saka auntie, na mawala na ho sa pag-iisip yung bata. Pinuntahan ho natin, pinag-pray ho natin. Humiling tayo sa habag ho ng Diyos. Sister Alice, hindi ho ba? Hindi ho kumaayo ang Panginoon. The Lord hears our prayer. Those where how many months ago, hindi man biglaan o pinagaling ng Diyos ang kapatid ho natin, dahan-dahan ang pinagaling ho ng Diyos si Brother Aboy. Amen? Dakila ho ang Diyos, ang Panginoon ho natin, ang lahat hong bagay ho ay nasa kanyang kamay. The heaven is his footstool. The heaven is his throne and the earth is his footstool. Amen? Isa ho sa mga inspiration na tinitingnan ko sa Biblia ho, ay si Joseph. Kasi may mga ibang mga bagay sa kanyang buhay na ma-identify ko yung sarili ko, yung ating mga individual lives. He was a nobody. And then all of the misfortunes in life were on him. Siya ho'y pinirisyo na wala po siyang ginawang anong masama. Siya ho'y trinaydor. Siya ho'y... She was sold, ano ba yun sa Tagalog? Siya ho'y ibinenta ng kanyang mga sariling mahal sa buhay, yung mga kapatid ho niya. Sampu ho sila eh. Well, he was in the darkness of the dungeon. At it took him for more than 10 years inside the prison. Hindi ho siya kinalimutan ho ng Diyos. Amen? Binigyan kasi siya ng binhi ng Panginoon sa kanyang puso na meron mo siyang magandang kinabukasan. Lagay mo yung kamay mo sa puso mo, sabi mo, ako po ay may magandang kinabukasan. Can we say it one more time and then let's say them louder and let's say them as if we really are meaning it. Sige daw, ako Lord ay may magandang kinabukasan. Sige daw, sabihin mo. Dalawang beses po yun na nananaginip po siya, nakipag-usap ang Panginoon sa kanya. Pero opposite po yung nangyayari sa kanyang buhay. While he was in the darkness of the dungeon, he could be thinking, Lord, where are you? Kasi short-sighted tayo, no? Weak and limited. Dumating yung chance. May ano ho, dalawang... na preso din, na sabi niya, kaya akong tulungan itong mga taong to. By the way, pag tayo ho ay mag-iisip ho ng tulong, huwag tayong tumingala ho sa tao sapagkat ang tao ay pwedeng mag-fail ho sa atin. Pero ang Diyos ho ay hindi ho mag-fail ho sa atin. Jesus never fails. Amen? Amen. A promise ng promise yung dalawa. Match yung ano, yung cupbearer. Kasi sabi niya, in 3 days time, in-interpret niya yung dream. Babalik ikaw sa trabaho mo. Ang king ay mahawa sa iyo, ibabalik ka sa trabaho din. Pero sabi niya, huwag mo akong kalimutan na pag makalabas ka dito, please, you petition me that I can also be discharged from here.
Sabi ng tao, yes, murpa, cross my heart. Hindi kita kakalimutan. Di ba? Parang si ano, may na-remember ka ba? Hindi talaga kita kakalimutan. Cross my heart forever. Masayama sa si Joseph, pero kinalimutan ko siya. Sabi niya, I lost my chance. Pero sadyang dumating lang talaga, it wasn't luck. Hindi ho luck, L-U-C-K, ang dumarating mo sa ating buhay. It is, they are blessings. It's not fate, but destiny. Amen? May panahon talaga tayo. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, you have your time for your blessings. Sige raw. You have your time for your blessings. Sabihan mo, you have your time for your destiny. Ordinary day, ganun na yun. Great, great days happen on ordinary days. Diba? Sa araw, nandun na siya sa loob, pinatawag ko siya. Pinaligo, pinapalbas. Sabi niya, ano kayang meron ngayong araw na to? Ano kayang special meron ngayong araw na to? Pinatawag pala siya ng hari. Ang hari din ay meron siyang mga panaginip na hindi ho niya naintindihan. Wala pa kasing TV noon. Wala pang anumang klaseng entertainment na pwede hong ma-entertain yung mga tao. Kaya na ho, lahat ng mga bagay, seryoso sila. Pinatawag ang lahat ng mga magicians pero hindi yung ma-interpret ang kanyang dream. Ngayon, na-mention ang pangalan ni Joseph in passing. He was called, he was summoned now, he was standing there before the king. Kasi ang wisdom mo niya ay galing sa Diyos. Kailangan mo natin ang wisdom galing mo sa Panginoon, amen? Minsan ako, pag mag-i-exam kami, yung mga kaklase ko, my classmates would be talking about what they memorized, what they read. Minsan ako, natatakot ako, nai-intimidate ako kasi sabi ko, hindi ko nabasa yan ah. Sabi ko, hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Tapos, so we pray ako, Lord, please you help me. I would just like to share this. Meron kaming isang subject nung third year pa kami. Kare-release lang ho sa results ng aming exam. Eh, isa ho yun sa pinakamahirap. Law on evidence. 39 kami mga estudyante ho. Nirelease ho yung mga pangalan na kailangan nung mag-removal. Buti pa yung professor namin sa law and evidence sapagkat naawa ho siya sa ibang mga klase ho namin kasi binigyan ng removal. Removal is, okay, mag-exam kayo muli para hindi kayo mabagsak. Kasi iba talaga, bagsak na bagsak. Tinexto sa akin sino-sino yung mga pangalan. Nung hindi ko nakita yung pangalan ko, yes! Praise the Lord! Masayang-masaya ako. Kasi nakapasa ako dun. Alam po ninyo, wisdom comes from the Lord. Amen? Amen? Wisdom and favor comes from the Lord. Ininterpret ho ni Joseph ano yung dream ng king. The king was so impressed, he believed the words of the young man. And he was transferred now to the dungeon. Sabi ho niya kay Joseph, ikaw ho ay alagad ng Diyos. You deserve to be rewarded. Sabi niya, after me, it will be you. Kaya nga, ang king after him was the prime minister. So, Joseph became the prime minister. Kaya mo kaya mga kapatid, isang araw ho, ang Panginoon ho, babaguhin yung buhay mo in just a blink of an eye. Kaya mo kaya mga kapatid, amen? Amen. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, by God's grace, kaya mo ho yun. Amen. Palapakan mo natin si Lord. Yung sanay ka sa pagkain no ng pescao seco todo el día. Babaguhin ni Lord yung buhay mo na araw-araw iba yung patahin ng pagkain mo. Sanay ka na hiiga ho sa pitate. Balang araw ibibless ka ng Panginoon, hiiga ikaw sa isang soft bed, yung king size ho. Dahil sa magandang talagang pagkatulog mo, nahulog ka. Nahulog na ba kayo sa bedroom ninyo? Ganun ang nangyari ni Joseph. For more than 10 years, he was sleeping without even a mat.
inside the dungeon, inside the prison now. He was given all of the ability. Kaya ilawin ng Panginoon sa buhay natin. Si Duterte, sabi ho niya, kung hindi daw sa pamamagitan ho, ng milagro at sa kamay ng Panginoon, hindi siya maging presidente. Alam ba ninyo, last year, kasi nasa media din ako mga kapatid, ang malakas talaga na January hanggang the most siguro November, ang pinakamalakas ho na kandidato sa presidente was Grace Poe. At saka si Binay, sila ho yung naglalaban-laban. Simula pa noon, wala na talagang chance si Rojas, dahil dami yung mga controversy ho sa kanyang pangalan. At ito hong dalawa, si Duterte naglilikot-likot pa sa Pilipinas, kung tatakbo ba siya. Nung siya ho'y nag-file ng kanyang candidacy, pinagtatawanan, hindi yan wala pang tumakbo ng presidente galing sa Mindanao ng atin. Kahit pa, pupustahan pa tayo. Nung pumasok ko ang February at saka Marso, na-realize ho ng kanyang mga kontraryo na malakas pala si Duterte. Kaya nga ho, gumagawa na sila ng move na talagang i-destroy si Duterte para hindi ho maka... Kaya lumabas yan si Trillanes at saka yung mga lahat ho ng yung mga pag-destroy ho sa pangalan ho ni Duterte. Sabi ho niya, itong presidente lang ang maririnig ho natin na openly na nagsasabi ho to a national TV and even amongst international crews na siya ho ay nilagay ng Panginoon, ng Diyos sa posisyon kasi may plano ho ang Panginoon ho sa Pilipinas. Amen? Ganun ho kadakila ang ating Panginoon. Amen? Amen? He can change someone's life in just a twinkling of an eye, in just in one blink. Amen? Sige daw, Jay. Ang voice nga ng Panginoon, sabi ho sa Psalm 29, how mighty is the voice of the Lord? The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks the cedars of Lebanon. Isa ho sa pinaka one of the hardest wood in the world are cedars. Cedars. Yung wala kaya niyan dito sa Pilipinas. Sabi ho ng Biblia, pag ang Panginoon ay nagsasalita, yung cedars daw, pray. Cedars daw, cannot stand in the voice of God. Kaya pag ang Diyos ay nag-move, wala hong anumang klaseng matigas na puso na hindi ho kayang i-move ho ng Panginoon. Amen? Pag may problema tayo, iiyak natin yan sa Diyos. Pag tayo may mga pangangailangan, mga kapatid, lumuhod tayo sa Panginoon. Kasi wala ho anumang bagay na imposible, anumang sinumang tao na matigas ho na puso na hindi ho kayang babaguhin ng Panginoon. And God will do it for your and for my favor. Amen? Amen. Hallelujah. Sige daw, Jay. Our eyes, humanly speaking, are very limited. That is why we often cannot see what is ahead and or around us, like the presence in the hands of God helping us every day. Ganun daw tayo kalimited. Lagay ho na natin yung kamay ho natin sa puso ho natin. Sabihin na doon natin, I am limited. I am limited. Kaya, easily we become down. Easily we become discouraged, di ba? Kasi limited talaga tayo. Short-sighted ba? Dahil limitado tayo, hindi natin nakikita kaagad ano yung nasa unahan natin or around us, sa paligid ho natin. One of that is yung kamay ng Diyos na nag-work sa buhay natin. At ang mga tulong ng Diyos na binibigay ho niya sa atin araw-araw. Kasi hindi ho natin nakikita. Now, the Apostle Paul had a prayer. Sabi ho niya sa Ephesians 1 verse 8, basahin na doon natin, 1, 2, 3. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints.
short-sighted, no? Limited ho tayo. Sabi ni Pablo, dahil doon, siya ho'y nananalangin. At ito ho ang dapat minsan ho natin ipapanalangin ho sa Panginoon. Na Lord, i-open po ninyo yung spiritual eyes ko. Yung understanding ho. Sabi ni Apostle Paul that I will understand the depths of your hope. Maintindihan ko, Panginoon, ano yung pag-asa po na nasa pangalan ho ninyo. What are the riches of your glorious inheritance? Alam ba ninyo, mga kapatid, kahit ano ka ngayon, sino ka man, ano, gaano ka man ka-limited, gaano ka man ka-weak, don't you know, the Lord says in His Word that you are actually rich. Amen. Wow. Salamat sa tatlo na nagsabi ko ng amen. God would want you to realize that you are rich. Amen. Para paano doon natin ang buhay ng Panginoon. Sige daw. 2016, September 30. Darating yung panahon. I don't know when that be. Ano kaya gagawin mo pag darating yung araw na yon, yung time of blessings mo, the time of your destiny? Pag gagawin talaga literal, pag gagawin ni Lord literally sa buhay mo na magiging mayaman ka, ano kaya gagawin mo? May ilan na kilala ko, nakakalimutan na po. Kaya nga ho, hindi tayo minamadali ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, alam ng Diyos na pwede tayong makalimot. Amen? Baka ho, ang nilus ho natin, tag 5 billion na ho, ang sapatos ho natin, hindi ako nagsasapatos, pastor, ng hindi 50,000. Alam ba ninyo may sapatos na gano'n? Do, 50,000 sapatos na na, do, 50,000. Yung isang professor ko, anak, ano lang, anak, teacher. Ayan, nanay, tatay, teacher, so, nasa Ipil. 1993, nagtook siya ng bar exam. 40 ho sila nagtook ng exam. Siya lang ang nakapasa ho sa WIMSU. Meron siyang classmate na nag-graduate ho sa kanilang batch. Cum laude, nahihiya talaga yung classmate na cum laude. Hindi ko nakapag hindi ko nakapasa sa bar exam. Siya lang ang nakapasa sa bar exam. Eh ngayon no, I don't know how many cars he has. Kaya po, isa sa mga ano, resource speaker ho namin. May bago ho siya ano, sasakyan na nabili ho. Wala pa hong plaka, wala pa hong plate number kasi bago pa man. May lisensya lang na pwedeng maka temporary siguro na license na makapag-ano, makapag-maneho sa labas. Tinitingnan ko siya kasi noon daw pumunta yun sa school, wala hong bag, nilalagay niya yung silipin sa ano, yung sa Shoppers Plaza, Shoppers, yung ano ho, kina Sister Erlene, yung libro. Pero ang kanyang bag ngayon ho, signature na signature talaga. Lacoste, yung ano, yung bag lang at 5,000. Lalaki, no? Pumupunta. Darating ang panahon na ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Tayong mga lalaki, mahilig ba kayo sa Levi's? May mga lalaki kasi pag kakasuot, ano kasi, yung hindi ho, feeling nila, hindi sila kumpleto na lalaki pag hindi naka-Levi's. May mga tao, gano'n, ano? Pagkasuot sila ng original Levi's, they feel like a man. Puso yan sa amin sa ano, kalitsulo. Di ba? Pag maka-Levi's talaga, makatakin yan. Depende yan. May 501, may 509, di ba doon? No? 511, ang pinakamahal is 501. Pagdarating mo yun sa buhay mo natin, isipin mo yan, kayong mga lalaki, sa atin pag may sasakyan mo tayo. Baka alala pa ba tayo? Amen? Kaya nga ni-work ni Lord yung karakter ho natin. Amen? Amen? Hindi ho lahat ng panahon, mga kapatid, na wala tayong ulam. Minsan ho, sa
sa bahay natin, di ba, umiyak tayo, wala tayong maulam, amen? Pag ganun kasing mga panahon na yun, feeling mo natin, Lord, malayo-malayo talaga kayo. Pastor, hindi, sorry, hindi ako makapunta sa church ngayon, kahit papasahin mo lang talaga ako, Pastor. One of this day, i-bless tayo ni Lord, amen? Amen. Kaya na, sabi ni Pablo, dahil sa limitations natin, na now ay ma-open yung mind ho natin at makita ho natin ano yung riches ho ng ating Panginoon. Amen? Amen. Si Sister Gina, no? Halos maiyak siya last week. Kasi yung kanyang apo, ako din unexpectedly, na may gift ho ang bata, si ho'y kinuha ho, na parang mag-model-model, no? Sa meron isang clothing company. Binigyan ho, isang ano lang, isang rampa, binigyan ng pera. Para sa kanya, malaki konti. Ang ginawa ho ng bata, kaya nga, huwag tayong mag-underestimate sa mga anak natin. Kasi si Lord nag-work sa kanilang buhay. Ang unang naisip talaga ng bata, papakainin ho, si mama niya, papa niya, kanyang lola. Halos mailit iyan si Sister Gina kasi naalala niya si Brother Nono. Kasi palangga na palangga talaga niya si Hannah. So, la, kain tayo sa labas lang, may pera ako lang. Kasi model, 15 years old. 15 o 16 ba si Hannah? 16 na, Sister Jean? Maganda si Hannah. Nalala ko si Margie noon. Nagkaroon siya ng, ano, may cheque na, binigyan. Kain tayo sa labas lang. Kain si Sister Gina, no? Naalala nga si Brother Nono. Ganun ho ang kayang gawin ni Lord sa buhay natin, amen? Si Sister Rose, no? Isang araw, uwihan si Reynold. Unang sweldo. Wala naman cheque ngayon, no? ATM na. Ma'am, ikaw na Liz. Withdraw man ha sa sweldo na ako, ma'am. Unang salary na ako naman. Sister Rose, ilang yung kala, Sister Rose? Unang salary ho ni Aya, kami ni Sister Delia. Parang sabi niya, ma'am, magpadala ako ng ano, kasi nag-salary na. Pero Sister Delia, parang hindi makapunta sa ano, sa banko, i-withdraw yung ano. Nandun ang pera, sweet, magbili tayo. Parang, hindi, bili tayo ng lechon manok, parang di ko man kaya. Darating yan ang panahon, amen. Amen. Palapakan doon natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Sige na, Jay. When we are aware of the presence of God around us, we cannot be overcome with discouragement, fear, and doubt. Remember, though God is invisible, yet He is tangible. Amen. Kung aware ba tayo ba na kasama natin ang Diyos araw-araw, ma-overcome mo natin yung discouragement. Sino yung discouraged dito? Ma-overcome mo natin yung discouragement, yung fear, yung takot, at saka yung doubt, yung pag-aalangan. Amen? I'd like us to raise both of our hands. Say this with me. Prayer ho to. Sabi natin, Lord, help me to be aware. Sige ho. Of your presence. Palakpangan doon natin si God. Aware ho tayo ho sa presensya ng Panginoon. Alam ba ninyo? Minsan high ho tayo, minsan low ho tayo. Yung ating relationship, yung standing ho natin sa Panginoon, pero nunca ang Diyos na umaalis sa buhay ho natin. Yung lalaki ko ho, mama's boy ho yun, si Gamaliel. Ay minsan, ano yan, didiskusyon yan sila sa kanyang mama. Kasi ano man yun, opinionated man yung batang yun. Natutrain yun na mag-a-argue. Len, kailangan. Marunong kang mag-argue, ha? Mag-a-argue talaga yun si Gamaliel. Ay minsan ma-offended ito si Sister Delia. Hindi kakausapin ang anak. Pero hindi talaga magbabago anak, no? Biro mo yan, nag-away, no? Pero siya pa din ang magluluto. Bigyan ng baon, ng lunch, yung lunch box. Ilalagay dyan.
ikausapin yung anak. Pero may lunchbox. Ayun, hihingi ng baon. Ang 23 years old, pupunta mo na yan. Ma'am, ma'am. Ah, sige, pataw eh. Ma'am, gilip punta sa ako. Kasi mama, mamayo po baon, ma'am. Ay, eto kasi, galit ang mama sa kanya. Hindi ko siya, mahihiya, ma'am, hihiya po baon. Punta yun sa akin. Or else, tulog pa ako. Si Sister Delia, hindi kasi magbabago nanay talaga. Bibigyan niya, ano, lalagyan ako, lunchbox sa taan, lunchbox, no? Tapos, yung 104, ilalagay yan dyan sa, ano, sa lunchbox. Alam po ninyo, parents are always parents. Amen? Yung kapitbahay, yung kakilala, kaibigan, pwede mo yung magbago. Pero tayo, mga magulang, hindi tayo pwedeng magbago sa ating mga anak. Mahal kasi natin sila, amen? Ganun din ang Diyos sa atin, hindi nagbabago ang Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Amen? May isang ano dito, sige daw siya, versikulo sa Bible. Such was the same confidence of the blind and already old man, Elijah. Despite of his limitation, he was not moved because he was aware of the invisible presence of God around him. Si Elias ho ay matanda na. Wala na hong lakas. Siya ho'y nanghulag na dahil sa katandaan. Pero siya nakakakita ho, aware siya ho sa presence ho ng Panginoon. Isang araw, alas 4 ng madaling araw, ang kanya hong personal assistant ho, nang binuksan ho yung bintana, marami yung mga sundalo ho, ng mga Assyrians ang nakapalibot ho sa kanilang bahay. Alam ho ng kanyang assistant na ang pakay ho nila, ang ulo ho ng kanyang amo na si Elias, ang propeta. Siya ho'y natakot. Kasi tao tayo, ano yung nakikita natin? Na-affected tayo, ano? Amen. Na-affected ho tayo. Sabi niya, prophet, prophet, gumising ka. Tayo po'y pinapalimutan ho ng maraming sundalo, mamamatay na talaga tayo. Sabi niya, relax ka lang. Yung bulag, no? Sabi niya, nakausap dito, pero sabi niya, kasi bulag, relax ka lang. Dito ako, prophet. O, nabaliktad ko lang. Relax ka lang. Siya ngayon ang nag-prayer. Ang bulag, sabi niya, Lord, ang nakakakita, no, sabi niya, Lord, naway buksan mo ang mata nitong taong to. Ang bulag nag-pray sa, ano, yung el ojos kompleto. Abil su ojos para pwede limira kosa na aririnor. Ngayon, nakita ho niya, mga kapatid, na sila pala'y pinalibutan din ng mga anghel ho ng Diyos na mas marami pa ho sa mga sundalo ho ng mga Assyrians. Make long story short, they receive help coming from the Lord. Amen? Ito yung itanim natin ho sa puso't isipan ho natin. Pwede ho tayong makalimutan, pwede ho tayong matalikuran, kahit na ho, sino yung close sa atin, sino ho yung pinaniniwalaan ho natin, sino yung tinatrust talaga natin. Pero ang Panginoon, hindi tayo niya kayang kakalimutan. Hindi tayo kayang tatalikuran ho ng Diyos. Kaya nga, ilagay ho natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Palakpakan na natin ang buhay ng Panginoon. Sige daw, Jay. I would like to close my message this morning. When you are tired, or have reached the seeming end of your ropes, ask the Lord to open your understanding to personally know the mighty, invisible presence of God around you. Sino sa atin dito ho na pagod na ho? Parabagang nasa katapusan na sa ano ho, sa lubid, nasa lubid ka na, sa katapusan ng lubid. Parang hindi mo na kaya, tayo'y dumulog sa Panginoon ngayon. Hihilingin mo natin kay Lord. Naway maintindihan mo natin ang kalooban mo ng Diyos. Naway makita mo natin ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. Para maintindihan mo natin, mga kapatid, anong plano ng Diyos sa mga isa-isang buhay mo natin? Amen? Are you blessed this morning? Do you receive the Word of God? Sige ho, tayo'y dumulog.